Biyahe to mamayang madaling araw. Yan, bababa na yung isa, idol. Mababa na. May kargang apat na sako na pipino. Ayan, tingnan nyo kung gano'ng kahirap yung daanan dito sa amin. Bigat ng karga niya. Yan. Ganyan, kahirap ang daanan dito sa amin. Oh. Kalabaw nga, hirap na hirap. Oh. Ayan, tapos mayroon pang kasunod yan, mga idol. Ilang kalabaw? Limang kalabaw, ano? Ayan pa, mga idol, yung isa. Oh. Yung kasama yung naunang bumaba. Yan, apat din karga niya. Ay, dagdagan pa ng isa pang lima. Hirap, nahihirapan yung kalabaw na dumaan. Ang dagdagan ng karga para ano, may bababa lahat. Yan, talian. Gumang gamit dito pagtali para hindi siya hindi siya mauga-uga, hindi makalas pag dating doon pag pababa. Mahirap doon sa pababa eh. Oh. Ano na yan mga idol, paakyat muna konti dyan. Pagdating dyan sa tok-tok, pababa na naman. Dati namin pagdaanan ng kalabaw. Yan, bato-bato din oh. Diba? Kung maganda sana yung daanan namin dito, mabilis sana ibaba yung ano, produkto. Eh mga idol, pipino yan. Tinan nyo, lalaki ng bato, tatapakan ba naman ng kalabaw yan? Yung sakit sa paa. Ito oh. Ito kay pipino ni Ayan. Tatlong kalabaw sila na naghila. Tapos mamaya mayroon din dalawang kalabaw sa pipino ni Andy. Yan, paahon dyan oh. Yan, tapos dito mamaya sa tabila. Mayroon din magkarga dito ng pipino mamaya. Ayan, kakarga na sila ng nakasakong pipino. Nabababa na, hapon na. Nauna na yung tatlong kalabaw kanina. Sako to. Ayan o. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. Itong sako. Isa o. Yung isa apat ang karga, yung isa dalawa kalahati lang kasi maliit na kalabaw. Trini pa lang yung isang kalabaw, trini. Yan, kargay ng maliit na kalabaw yan. Mag-impake sila mamaya doon sa baba. Biyahe mamayang madaling araw. Siguro yung bumaba na tatlong kalabaw kanina na-impake na yung karga nila. Gimpake na sila doon, kasamahan to sa pagbiyahe. Yan, magtali na sila mga idol. Guma rin ang gamit na tali para mahigpit, matibay. Humihigpit kasi pag guma ang gamit. Ay, ahon dyan? Kaya? Oo. Oh. Idol, ilagay na yung ano, ipako na nila para palakarin na yung kalabaw. Bababa na kasi yung maliit. Ayan, diretso lang oh. Maliit lang na kalabaw. Ayan. Ay, mauna yan. Ang bilis oh. Ay, may nakapagda na tayo na. Ayun yung bag ko. So, dalawang last na biyahe na itong dalawa kasi nauna na yung tatlo kanina eh. Ano? Ano? No. Mamaya-maya, ilalakad na rin kami. Ngayon mga idol oh. Isang kalabaw.
apat lang karganyan, pero tingnan nyo. Bigat talaga, tsaka mahirap yung daanan. Ayun yung dalawa kong kasama. Yan na. Bababa na tayo. Yan mga idol, andito na kami sa baba. Ito na yung mga nakarga kanina. Oh. Yung pinapahila ng kalabaw. Andito na sila, nag-i-impake na. Nag-impake na sila. Oh. Yung limang patoki kanina na binaba nila mga idol, ito na yan. Limang kalabaw. Biyahe ito mamayang madaling araw. Meron pang siling panigang. Oh. Magkano kilo ngayon ang sili? Hindi ko po alam. Ay, hindi alam. Tingnan niyo kung paano bibinati ni Ricky yung plastic. No. Parang guma lang ano. Kasi tali yan. Punong-puno naman. Dami nila mga idol. Nag-iimpake. Mabilis lang yan. Mayroon pa dito yung nakakarga. Oh. Hindi pa na ibaba. Oh, mayroon pa dito. Oh. May mga nakasako-sako. Madali lang yan. Bago mag alas 7 siguro tapos na yan. Ito yung ganitong pagkakamada idol. Good ito. Inaayos sila pagkamada para hindi mapitpit pag ikinakarga sa truck or sa elf. Pwedeng gawing gulong kasi ito. Ipagulong-gulong lang. Kaya kailangan maayos yung pagkakamada. Ay, sobra-sobra yung ano, putino, ang dami. Nantipan para sa lalo hindi makupunit. Tinititan niya. Kasi baka mapunit pag yung binubuhat. Pagdating kasi sa imbat yan, minsan binabagsak-bagsak ng mga kargador. Kaya dapat naka-packing tip. Simple lang tingnan mag-impake. Pero alam nyo mga idol, mahirap yan. Simple lang tingnan. Masakit ang belo.